Ang paghanga ni LeBron James kay Luka Doncic at ang kagustuhan ni Stanley Johnson na magpaturo sa dating player ng Lakers. At ang posibleng pagkuha ng Lakers kay Bronny James ang ating pag-uusapan ngayon, mga kadribol. Pero bago po yan, gawin nyo muna ito. Subscribe to my channel. Kumusta kayo, mga kadribol? Welcome back sa Kadribol Basketball. LeBron James, mga kadribol, sinabi na ang paglalaro ni Luka Doncic ay nagpapaalala sa kanyang sarili. Nakikita daw ni LeBron ang kanyang sarili kay Luka kapag nakikita niya ang klase ng paglalaro nito. At kapag nagdesisyon na raw na magretiro itong si LeBron, si Doncic daw ang papalit sa kanya bilang bagong mukha ng NBA. Ang tawag nga ni LeBron dito kay Doncic ay isang exceptional talent, pero ngayon mas tinaas niya ang parangal dito kay Luka. Nang sabihin nito at ikumpara si Doncic sa kanya. Nagustuhan nga raw ni LeBron ang lahat kay Doncic. Kapareho daw niya ito na isang triple threat na player na kayang rumibound, pumasa at umiscore at kapwa nakakapag-engage sa kanila mga teammates na mas lalo pang gumaling sa paglalaro. Isa nga si Luka Magic kung tawagin siya ni LeBron na pinili ni The King na maging kakampi niya sa All-Star Game. Kayo mga kadribol, anong masasabi ninyo patungkol dito? Tunay ba na si Luka Doncic ang papalit kay LeBron kapag nagretiro na ito? At siya na ang magiging bagong mukha ng NBA? Magkomento lang kayo dyan sa baba. Puntahan naman natin itong si Stanley Johnson, mga kadribol. Meron ngang ipinahayag kamakailan itong si Stanley sa kanyang Twitter account na gusto niyang magpaturo at makasama sa isang workout itong dating player ng Lakers na si Meta World Peace o mas kilala dati sa pangalang Ron Artes. Isipin nyo na lang mga kadribol kapag natuloy ito. Malaki ang maitutulong ni Meta para mas ma-improve pa ni Stanley ang kanyang depensa at maging ang kanyang opensa. Kilala naman natin itong si Ron Artes, mga kadribol, o mas kilala ngayon bilang Meta World Peace na napakahusay sa depensa at scorer din naman siya. Kaya kung mabibigyan ng pagkakataon itong si Stanley Johnson na maging trainer niya si Meta, malaki ang maitutulong nito. Hindi lamang para kay Stanley, kundi para na rin sa koponan ng Lakers. Ano ang masasabi ninyo patungkol dito, mga kadribol? Mag-comment lang kayo dyan sa baba. At para sa huli nating pag-uusapan, mga kadribol, posible ba na kunin ng Lakers sa draft ang anak ni LeBron na si Bronny upang mapanatili lang nila itong si The King sa kanila hanggang sa ito ay magretiro? Alam naman natin na sa darating na 2024 NBA draft ay maaari nang pumasok dito si Bronny James. At sa status ng kanyang paglalaro ng basketball, mukhang hindi naman siya pasok para sa unang round ng draft. Depende na lang ito kung bago dumating ang 2024 ay mas ma-improve pa niya ang kanyang paglalaro at may angat pa ang kanyang sarili sa draft prospect. Sa ngayon kasi ay pang 43 siya sa draft prospect ng ESPN. Pero kung gugustuhin man ng Lakers na manatili pa rin sa kanila itong si LeBron pagsapit ng 2024, dapat lang na makagawa sila ng paraan upang sa kanila mapunta itong si Bronny. Dahil nagsalita na nga itong si LeBron na bago siya magretiro ay gusto niya munang makasama ang kanyang anak sa isang koponan kahit isang taon lang. Although baka hindi na gaya ng dating player itong si LeBron after 2 years, pero dapat pa rin sumugal itong Lakers sa mag-ama dahil baka ito din ang maging susi upang muling makakuha ng kampyonato ang kanilang koponan. Ano masasabi ninyo patungkol dito, mga kadribol? Dapat ba nakunin ng Lakers itong si Bronny James para lang huwag mawala sa kanila si LeBron? Mag-comment lang kayo dyan sa baba. Sa ngayon ay hanggang dito muna tayo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe muna bilang pag-suporta. At palike na rin ang video natin ngayon. And as always, mga kadribol, kita tayo muli sa susunod kong video. Salamat po!